So ayan po mga idol, bali papunta na po tayo sa bayan ng Santo Domingo para po sa pa-seminar ng El Rabitero. So kita-kits na po tayo dyan mga idol. Ano po yung kung nagre-register. Sa aming lahat, pasensya na po kayo na aga yung isa yung aking salita at natin po lang po na medyo ang nagsasalita po mga idol ay ang butihing mayor ng Santo Domingo. Kaya, pero so, pakinggan po natin yung kanyang sasabihin. Kasi andun po yung interest nyo, doon po sa rabbit, hindi po sa kanya po namin nila Ma'am Grace, nila Boyong, na sana maging aware po talaga kasi ito na yung substitute talaga sa court na mas madaling alagaan, mas masustansya, at mas kumbaga mas mababa ang kolesterol. So ang ano lang po natin yung awareness ng ating mga kababayan, yung iba-iba rin yung bayan. Kaya sa pamamagitan nyo po, kumbaga magkakaroon sila ng malalaman nila, uy, may alternatibo pala yung karne ng baboy na kasing sarap. Actually po, natikman ko na. Kayo po ba natikman nyo na? Ay talaga, oo. Tanungin ko nga yung mga taga Santo Domingo muna. Asa po yung mga taga Santo Domingo? Natikman nyo na po ba? So habang iniintay po mga idol, yung ibang bisita. So, natikman nyo na po ba? Visit lang natin. O natikman na rin nila. Yung mga taga Talavera. Oh, Hanpay. Hindi pa rin. Meron pa po ba taga ibang bayan? Saan po? Quezon. Ah, sa Quezon. Natikman nyo na po yung meat ng rabbit. Ayos. Ano po luto? Ito, ang natikman ko ay kaldereta. Siyempre, aminin na natin. Hindi po natin talaga siya naumpisahan kainin na katulad ng pork, di po ba? Dahil sa una, natural, magiging ano naman tayo pagka bigla sinabi na natin na hindi pa man tayo. Ano ba parang hindi naman sa ayaw mo, pero parang ano ba term yun? Yung ba parang nag-aano-ano ka pa? Di ba kaya, baga may hesitation pa sa pag-tikim. Pero, pagka talaga tingin man mo, di ba masarap? Ganun din eh. So, yun po pa, mas mura pa siya sa pork. So, yun po yung importante kasi, kaya naman natin ito ginagawa para ma-market po natin. So, para ma-market natin, kailangan aware yung ating mga kababayan na ito ay pwedeng kainin kasi sarap din ng pake ng baboy, mas mura pa. Kaya sana po, eto po, may mga produkto pa. Sabi ko nga po sa kanila, kung sa mga ganito, may pwede rin po natin imbitahan ang DTI o kaya ano yung para paano man natin nade-develop yung mga by-products po ng ano-ano ng rabbit. Walang mawawala eh. Walang matatapon. Hindi mo nga pala hindi po niya. Ito o nga po pala, maraming salamat po pala sa inyong pagnalo. Pasensya na, medyo first time lang. Lahat kami rito na hindi marunong magsalita. Nasa represent ni Rabbit Rearing Culture Company po ng LAC, kami po yung sumusuporta sa ganitong bibigat.
Dahil ang traffic po. Ang nagsasalita po ngayon mga idol ay ang presidente po ng Raccoon. Yan po ang isang kooperatiba dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. So pakinggan po natin kung ano po yung kanyang sasabihin mga idol. About the traffic racing, so this kind of seminar ay talagang makakatulong po. So, sino na po ba dito yung may mga alaga na po? Narabi. So, alas na po. Meron po ba dito na wala pa po na alaga? Wala pa po. Mamaya po, meron tayong parapon. So, meron po na itanong. So, sa amin pong experience sa pag-alaga ng rabbits, ako po almost 1 year na pong nag-alaga. So, itong topic raised to this seminar, laging pinagtatalunan yung kung anong itatawag dun sa genetic features, with genetic makeup. So, this kind of seminar is about genetics. So, it is very important para ma-discuss sa atin ano ba talaga yung magagandang breed, magagandang bloodline na dapat natin magsimulan in raising our rabbits. So, we came to the point na talagang kailangan natin mag-upgrade ng stocks kasi so kung napapakinggan niyo po mga idol, talagang maliliit. Ang tinatopic po ay so, tungkol po sa genetics. So dito po ipapaliwanag po dito sa mga panauhin. At i-update ko po kay mamaya. That is because, syempre, nagkaroon dyan ng mga markup sa traffic, sa importer kits. So medyo expensive sila. Pero, ang good thing na pwede mangyari sa ating mga rallies, talagang ma-upgrade. No? So, part din talaga ng industry ang importation dahil tayo ay tumatayo pa lamang. So, this kind of seminar, maliliwanagan tayo with Dr. Raymond. So, tayo po yung makinig mabuti. Siyempre, lahat tayo ay nangangailangan ng additional knowledge sa pag-raise ng ating rabbits. So, bigyan ko kayo ng konting background sa nangyayari po sa ating industry dito sa Nueva Ecija. Nag-iipag tayo ng loob po kami sa ating provincial veterinary with ng Dr. Perilla. Pinatawag po kami 2 weeks ago ni Provincial Administrator Alejandro Misamis. So, we are interested po to know the status of our rabbit industry in this province. So, meron silang tech demo na sineset up sa Palayan City. I think meron na po yung pondo, which is about 1.2 million. So, sabi nila, the project will commence on the second or third week of this year. So, we expected na on the last quarter, meron na tayong makikita ng setup ng rabbit demo sa Palayan City. So, makakatulong po ito sa atin, lalong-lalo na po doon sa mga interesado mo na mag-alaga ng rabbit. Kasi, hindi pa rin nagiging important doon sa program of the Department of Agriculture yung rabbit. So, they are planned to categorize it or isama mo sa livestock category ng animals. Dahil nga ating Department of Agriculture is very supportive. Lalo na kapag yun yung opening team. Kung papasok naman po tayo sa loob, pagkagaling na tayo ng IAPF, dahil mas gusto nila, expose tayo sa kanina. Nang hindi tayo napukulyon doon sa isang lugar. So mga idol, itatopic ko ngayon dito yung genetics. As F1. Siguro po nagtataka kayo ba may nangyayin mong salitang F1. Ako po ay anak ng isang pure taga Nueva Ecija. At ang tatay ko po ay pure Pangasinense. Sana po mga idol, mapakiunawa pong mabuti. So dito po, lalabas po yung aking sinasabi o yung ating ibig malaman. Purong lahi ng magkabilang bayan, ako po ay isang F1. So, bibigyan ko na po kayo ng pagtingin, doon po kasi tayo magpo-focus. Kasi yun po yung tumulo sa industry. Laging ginagamit yung F1, pero hindi may papaliwanag ng tama.
Okay po? So to start with, umpisan po natin sa rabbit trip. Baka naman po pwede magsalita ang isa sa atin para paliwanag ano ba ang intindi ko sa rabbit trip. Magkat from Tarla. Okay, pag-aalaga ng rabbit. Next one, sino pa yung may hindi yan na gusto kong i-pause sa yung hindi po sa sagot, hindi magkakamirienta. Ma'am Divina. Alagaan ng rabbit. Rabbit pa. Alagaan yung. So, ganito po siya. Rabbit tree, in my personal opinion, kasi po mayroon nag-video sa akin. So, in my personal opinion, rabbit tree is a combination. Tapos, mahawak yung ating numbers, economics, yung kita. Agriculture, kasama po niya ng waste management. At ang pinakamasakit kong pakinggan, pumapasok yung magic. Magic kasi yung F1 na totoo, napapalitan ng fake effort. Pinamagin. So, sana po nauunawaan yung mga idol. Naguguluhan mo na ang sunod. Meron po kayong saglit na speaker. Magandang panghali po sa inyo na. Ayan po si Doc Burns Almasan, ang isa po nating kaibigan, mga idol. Makita po kayo at kinagandala po na ma-invite ako dito pakikipunti mananalita. Ako po ay... So yung nagsalita po kanina, si Sir Charles De Ponso, siya po ang presidente ng Rahun, ang kooperatiba po dito sa Nueva Ecija. Matulungan, no? Hindi lang po yung mga tulungan sa amin nagagaling sa Bangungudar pa. Ibigay din Bulacan, Pangasinan ay pupunta ron for the seminar. So, magsasabihin ko lang po sa inyo ang napakaganda po ng hinaharap ng rabbit industry dito sa atin sa Pilipinas. Okay, nag-uumpisa pa lang po ito. And I hope na pag tumagal-tagal po, no, hindi lamang konting livelihood ang bibigay nito sa atin, kundi malaking pagkita. In fact, isang iniisip ko ay even sana yung mga kapatid natin na OFWs, yung kanilang pamilya dito sa Pilipinas ay magpagsimula, no? Upang sa ganun, pagdating ng araw, wala kang ibang makita na ano ba yung viable na livelihood program? But this time, itong pagsisimula sa pagranapit ay talagang malaki ang may tutulong, hindi lamang po para sa atin, kundi even yung mga kapatid natin nasa abroad. They could only matutunan lang po nila yung tamang pag-aalaga nito. Napakalaki po ng hinaharap ng pag-aalaga po sa ating pong bansa. Kaya, pinabati ko po kayo. Magsimula po kayo. Dito po kami para magkabay po sa inyo sa ilang pong mga... Ay magandang lahi. Magandang lahi o tamang lahi. Kasi doon po sa lahi tayo magbabase kung anong motivo yung ating plano sa pag-aalaga. Sample, ako po ay may request na naghahanap sa akin ng magandang live. Kung ay nahanap po sa akin, inabalihin po tayo. So hindi po siya tama. Kung ahanuhan po naman po ba ng live, tama po ba yung aking ginagawa? Hindi rin po. Kasi po, 50% ng dagot lalabas na live. So hindi pa rin natin maiingin na kung nanganak ng anin yan, magiging pera yung buong anin. Balik po tayo lang sa umpisa po kanina. Ang 50% ng lahi ko ay nanggaling sa lahi ng nanay ko na may tubong Nueva Ecija. At ang 50% ng lahi ko ay galing sa lahi ng tatay ko at 50% ng Pangasinense.
So hindi po mangyayari natin kundi po na lahat ng anak po namin natin magiging meron. Ang magpapagsak niyan, meron po tayo isang purong ngayon din. Isang purong NC na nalabas. At merong apat na cross din. Yun yung hindi mo pa describe kung ano siya talaga. Saka po ngayon Mama GK, F1, Lionhead and Boss. Yun po yung tinutukoy kong magic doon sa lalim. So sanahin po mag-uumpisa yung ating industry. Last month, nagkaroon po ng seminar dito ang BSC. At ang tinapik niya naman ay nutrition. Actually po, pag Monday to Saturday ako ay empleyado ng Excel Weeks. So under kami sa nutrition. Nagkataon lang, wala pa kami yung feeds, rabbit, so hindi po kami makapag-push. Pero gaya po ng email na merong gara, hindi po kasi ganit sabihin. So, meron din po kaming line na pwede natin remake sa rabbit kagaya ng ibang company. Pero as of now, wala pa po kaming sariling line for our quiz. And the third circle is the marriage menu. Kung napansin niyo po yung bawat circle natin, merong isang part na nag-interconnect sila. At kayo po ito. Na dapat nakakaintindi ng lagi, nakakaintindi ng nutrition na kailangan ng tayo at may tamang management doon sa proyekto niyo. Dahil kapag meron mong isa na nagkamali ka rin dyan, yung rabbit tree will not succeed. For example, nabentahan ka ng Mix New Zealand. Hindi ko po masyadong ginagamit yung NNC or local dahil wala po sa nailing rapid ang Pilipinas. So that is Mix or Chapsoy sa baboy, natawag. So kung meron po tayo lang ng New Zealand na Mix at tayo ay nag-expect na waiting 2 months, meron tayo 2 kilos na laman. Mag-hinto na po kayo dahil hindi pa mayayari yung gusto. Kahit po anong principle yung bigay ko, hindi po mangyayari yung gusto. Different kinds of animals will convert specific weight ng karne. Pagkatapos ng karne, fats na yung susunod. Yun po ang basic ng katawan na tayo. Parang sa tao po yan, kung ang lahi mo ay maliit, kahit kumain ko pa ng todo-todo, hindi niya natatanggal. Pero gagawin ko. Pag ang lahi mo matanggal, kahit na wala ang kinakain, tatanggal ka. Pero kaya ka. Kasi kulang pa sa nutrition. So ito po ang importansya ng isang cycle na yun. Next po, meron kang pinis. Ang pakain mo naman daw. Pure tabok, wala man ng pigs, hindi rin po yan magsasaksin. Lahat po nang nasa wild, kahit magandang lahi, hindi na laki. Sa management po, kung maganda na ang lahi mo, maganda na ang patatrasyon mo, kung marami na lang ang buwan na build up yung farm mo, huwag na rin po yung magtuloy. Dahil kahit po wala kayong ginagastos na sinasabi mo, or minor, minor lang naman, yung gastos natin financially. Nonsense lang din po yun, magagaling pa sa'yo yung kapitbahay. So ito po yung important cycle natin. Na dapat tayo ang nag-design. Hindi yung kumain mo dahil naingit ka, nasusulan. Hindi yung kapatid mo dahil minilans ka. Kundi ikaw mismo. Okay po? Ito po ang Dutch. Ito po ang Lionhead.
Eh rin naman po yung New Zealand. Hindi po yung may hawak, idol. Yung pong sa picture. Ito po ang Palomino. Biro lang po. Eh rin naman po ang Flemish Giant. So ipapaliwanag po sa atin yan, mga idol. At eri po yung California na hawak pa ng ating presidente. So babalikan po natin mamaya, mga idol. Breathing. Yun. So, ano po ba yung types of breathing? Yun po yung tinatawag natin. Parang po masabi po na yung aking anak ay yung breathing. Yung lalaki at babae ay parehas na palomino. Yes po, nakasunod po. Pero hindi po dapat pagkakaanak may mahalong chinchila. Kasi pag may lumabas ng chinchila, mayroong parents na may dugong chinchila. So, hindi siya pure. Okay ba? Kaya po lagi namin sinasabi, kapag bibili ng rabbit, what you make up? Puntahan mo yung farm. Pagbisita mo, kung ikaw yung breeder, kaligit, be proud para ipakita yung farm para makita ng interested buyer. Hindi yung makikita kayo sa kitang-kits. Tapos, doon na kayo magpapayaran. Tapos, nung naanak yung palomino o nagkaroon ng chinchila, saka po kayo sasabihin, uy, may nahalong lahi. Swerte yan. Actually, binalas ka. Kasi hindi nyo yung binili mo, pero yung binayaran mo, yun. Okay? So, lalalinan po natin mamaya sa genetics kung bakit biglang may lumabas na hindi anak. Pero kung yan po teleserye ng Pilipinas, malamang anak ng driver. O anak ng kumpare. Yun po yun. Okay? So yun po ang purebred. Sa purebred plus purebred, yun po yung pure. Okay? So kung parehas kong palomino, parehas din dapat na palomino yung lalabas. Wala pang naliligaw. Sabi nga po sa Bible, pag may naliligaw, dapat ayaw mo pagdali. Baka may naliligaw mo. Okay? Yun. Then the next type po is the cross breed. So doon po ako nag-umpisa kanina, ako po ay crossbreed. So kung nagpalain mo ako ng lalaki, ang palomino, at hinaluan mo ng mabayang New Zealand, dilihin mo pa siya ng pa-expose. So yung mga magiging anak nito, ang ex-brother. Pero pag nagkaroon po ng sabi, na chichina, ex-brother. Sino? Sinanay o si tatay? Doon po ngayon punto nyo. So, paano matutok to? Inatras ko si New Zealand. Ibinangga ko si Dutch. Pag nawala yung chinchila, sa'yo may dugo. Pag may chinchila, sa'yo may dugo. Malinaw mo. Tignan mo na. Malinaw mo. Huwag mo lang maraming pag-usapan yung presyo kung may dugo at kung may halo lang. Doon mo lang po tayo sa topic na yun ay dapat ganito at wala dapat ganito lang. Okay ba? So pag mag-ibang lagi na puro, naglalabas, F1. Dahil mag-iba. Kung parehas na puro at parehas na lagi, lalabas, puro. Dok, ano ba yung F1? So sana po naiintindihan nyo, mga idol. So dalawang pure breed po yung ginamit para makandak po yung F1 na ating tinutukoy. So babalik po tayo, mga idol. May katanungan po. F1 or K-L-1.
Siguro po lagi nyo yan narinig sa Facebook, F1. Ganito talaga. May nagsasabi, fake F1 yan. Hindi nyo lang po mapakalanan sa nasaharap ko. Nasa kita. Okay ba? Doc, ano ba yung F1? Sabi ko nga po kanina, kung pure na palomino, minanggano sa pure na Dutch, ang anak ay F1. So, ayan na po mga idol. Baka po naninigaw ako eh. Yun po ba yung pinagawalan ko kanina? O nag-iba? So, F1 po niya. Dok, ang sabi nung nagbenta sa akin, makes New Zealand yung namin. So, dole. So, ano po yun na? F1 din po ba? Upgraded po. So, sabi niyo po, isang upgrade. Sino po nagsasabi na yung anak ng pure palaw cross mixed New Zealand ay upgrade? Mananalo po na dyan. Ay, bigyan niya dyan! So, yung isa. Sino po nagsasabi na yun pong anak ng pure palaw at mixed New Zealand ay F1 naman? May mga ano pong nasa kita. Isa lang yung bumoto doon sa grade, isang bumoto sa F1. Ano pong bumoto ng iba? Matitigitas na kamay. Undecided. F2 naman. Pero kung bumoto. Sige po, lagyan po tayo ng F2. F1. May F1. May F2. O, sino pong bumoto na yan ng F2 naman daw? Basta naman natin. Huwag na po natin magulahin. Doon na po natin step 1 at upgrade. So ito po technically ay F1 F1 9. In short, okay, hindi po siya totoong F1 dahil mix lang po ito. So, ayan po mga idol. Siya po ay upgraded. Sana po malinaw po sa inyo yung pinapaliwanag mga idol. Ayan po. Lumabas na po. So, sana po naunawaan nyo. 50% ng lahi ng anak o mukis palo na pure. Tama po ba? Tama po, nalikaw. Amen? Amen. Pure blood po si palo, so ang kategory niya sa math, dahil sabi ko nga ngayon, ang rabbit ring science and math. So, andito na tayo sa math ngayon. Kaya po kung hindi nyo ang math elementary kayo, marirealize na saan ko lang ang garaw ko. Buti na lang pinakuha ng ticket ko. Kasi babalik ako dun sa akin. Okay ba? Marirealize. Bumalik pa kaya tayo sa akin. Pure yung back. So that is 100% kalahati ng lahi na binigay sa anak. 50% pure ko lang. Tama ba rin? Tama. 50% magkagaling sa nanay. A mix. So, ano yung kakategory natin? Remember, sabi ko po kanina ko, F1 na totoo, pure palo, Dutch na pure, New Zealand na pure. So, ngayon, na-mix yung ating lahi sa babae, anong kirarap ko dito? 25 po na? 25% mix.
Ano po yung 99% na yun? Kasi mix lang siya eh. Okay? Oo. Oh. At tapos, gano'n mo siya lang. Sari-sari ka eh. Ang pasukan po, hindi natin kinakante puring o kinakanggap ang mixed green. Hanggang haba o association ng rabbit. So wala tayong such thing as mixed green. So ang tanong, ano bang kulay yung pinanain mo? Nakikita natin New Zealand. Next po kung tanong, ano bang kulay? So kung yan ay mukhang sige po, pagbigyan niya ng kulay. Kasi ang pinalalabas nyo po, New Zealand yung kinakategory nyo. So ang dinedefine sa nisir, may 25% sa New Zealand. Tama po ba? Yun po yung tutubis na lang. Ito po yun. E bigla po nagkaroon ng Dutch yung anak. Saan po nagaling yun? Dito na sa mix. Sa mix. So meron pala siya po 25% of the Dutch. Yun, ito po, 25%. E meron isang anak na palo, ay na ari. Ari po yung anak. Yung isa Dutch, yung isa ari. Saan nagaling yung ari? Hindi pwede sa nanay? Sa nanay. Oo. Barang basta po. Pag 25% kami, barang basta. Anim na kids. Isang Dutch yung anak, isang kami yung anak. Ano na pong rambling natin? Hindi po namin pwedeng babuhin yan kasi alam natin pure. Mixed dun sa babae. May lumabas ng isang Dutch, may isang lumabas ng kani. So hindi po pwede magalang yan ng 25 kani. 125 na po yun. Kahit po asawahin mo kung sino-sino yan, hindi magandang-dagan. 100 lang dapat ang total. So 33%. 100 po yun. Dibay mo po yung 50 yan. So ito po yung ranking nyo. Tatawagin po ba natin yung F1? Tatawagin po ba natin yung F1? Baka po naliligaw. Naliligaw, magkatas ng kamay. So hindi po siya pwedeng F1. So dun sa pinag-uusapan natin, lumalabas po kung sino yung totoong F1 at kung sino yung hindi. Tama ba? Sir? Agree. Wala po naliligaw? Wala po. Pag po kasi yan na yung nilagay natin sa ating certificate. Sana po nauunawaan nyo mga idol. Maganda po yung talakay ngayon. Kung nalagay po yan sa ating certificate, meron po akong nabilihan yung mga wala ng Yuzinan. Yuzinan yung tura. Inresyo sa akin ng Yuzinan. Ito siya. Okay, balik natin pala dito. Ano hindi ko mali. So yung tatay po na nabili ko kanina pure, kapalong. Okay ba? Magkakasunod na ito. Nung pinasama ko po kanina sa mix, ito yung lumabas. Ano? Okay ba? Mix po yung dough. Pure yung lima. Nakasun po. Pag nalilin ko pagpunta sa top ko yun, sayang po yung pagsasari natin yung pag-uwi lang dito yung top base. Mas delikado po yun. Okay po? Okay na. So meron po tayong maraming balong lababas. So ang pinasaisip natin daw, minana ni tatay. Minana kay tatay. Yung New Zealand, mana kay nanay.
kasi nasa Miss New Zealand tayo. Pero sabi ko nga biglang lumabas yung pali at biglang lumabas yung catch. So nagtutuos kami ni Kami kanina dahil siya lang yung attendees ko kanina. Wala nang ibang makita, siya lang nagsasalita. So naging 15% ang sharing. So kung tutuusin ko lang ako yan, 95%. Hindi po po pwedeng nawala yung 75% doon sa Sibilya. Kompeto po dapat gawin. So pag nag-trace back tayo, talaga po ayaw ko yung history. Kasi walang YouTube sa history. Kaya lang, kailangan natin bumakas para matutunan natin kung saan nanggaling. Alam ko sa sarili ko na ito ay pure balong. So, tendency po niya. Kailangan natin malaman kung saan nanggaling yung breeder natin. Paano mo malalaman na ipag-tumain ka lang kung sa kita-kits? Kita-kita. Ako, dalawa na yung tendency ko sa pag-tumain. So, dahil pure po yung palo natin, we expect na yung magulang niya ay palo. At palo. Kasi ang sabi sa akin ni Sir Charles, pure palo yung binili ko. So expect na pure palo yung nanay, pure palo yung tatay. Nagkaroon naman ang pure palo. Tama siya? Yung mix New Zealand, siyempre nasa isip natin New Zealand yung isang part. Sinong bumulo? Yung driver na naman. So dahil may lumabas na dalawang lahi, ang nasa isip natin, baka naman Dutch yung isa. Kasi lumabas yung palo, lumabas yung silan, lumabas yung Dutch. Nakasalisi yung driver. Yun yung alin. So malabo na naman po yun. Kung aso po pinag-uusapan natin dahil pwede naman multiple, pwede yun. Pero alam natin, ayun lang yung bumulong. Bakit na nag-abroad ako, nag-abroad lang itim na na. Parehas tayo mabuti ko. Wala ko mas nakarelate yun sa mga tao. So nasagot na po yung tanong natin. Nahukay mo yung kuya yung clutch. Saan mo ngayon ninuha yung kali? Sa? Hindi po eh. Nung ay hinala mo eh. May yung palo yun. Baka nagkaroon din ang ano, kasi sinabi pure, pero nakikita lang doon yung isang taking place. Eh sabi po ni Sir Chuck, pure palo pa rin yan. Way back is true. O ngayon, mag-way back tayo ulit. Sinong bumo, sinong umanak? At last. Si Kali yung isa, sabi ni Sir. Kasi nung natanggal yung lasing niya, nakabisip-isip niya, oh, ano, nasa hindi lang. Tapos Dutch. Eh, yung New Zealand niya, paano naputusan? Kala yung New Zealand daw, kung maglaro sila. Nakikita niyo po yung three generations na nangyari. Ito po yung tinatawag natin na selective breeding. Na pwede tayo yung masabog. Hindi lang natin pag-uusapan yung pigs, hindi lang natin pag-uusapan yung management. Gusto ko makamasunod, maglalabas ko ng ganyan yung lahat. Pero dahil hindi mo alam yung pinanggalingan ng kakita-kits mo, kahit ang galing sa midget na breeder, yung panuro, may lumalabas na may something na nangyari. Actually, nagumugulo sa tubo. Yung mga telescope na yan, ganyan po talaga. O ngayon ang gusto, maghipag na kinasamahan. Okay? Balik mo tayo nito. Sino pong naliligaw ngayon? Nagkaroon tayo ng ibang lahat. Dahil sabi nga po ng isang kilala ko dyan na may hawak na cellphone.
Kung parehas na pure yan, hindi pwede ko yung lumabas na ibang kulay. Pag minag po kasi natin yan, baka dumukulahan yung ilong natin. Okay lang din po kami, gusto na yung natin. So pag nagkataon ko, ito ay hindi ko po yung binilita sa akin ng aking kaibigan. Pinili niya pala ako, pero ang sinigil niya, F1. May magagawa nga ako ba? Alam ka na kung ibalik mo pa yung pinahanak mo at saka masinigil yung 3,000. So doon po sa punto na to, doon kami nanghihinayang na pwedeng madala yung interested na mag-rabbit. Bakit siya napahamak? Kasi nung nag-rabbit siya, hindi muna siya naghanap ng ilong na tulog. Nung nag-rabbit siya, nasa isip niya na kaya kong humili. Kaya kong humili. Nung nag-aanak na, hindi niya na may benta. Kasi halo-halo yung lumabas. Gets ko? Kenneth? So dyan po mga idol, ipinaliliwanag dyan. So hindi po talaga po pwedeng maging F1 yung isang pure na gagamitin natin at saka yung tinatawag na mixed breed mga idol. Ikaw sa ito, magiging 15-15. So nagpago, 50-50 ko kanino. Nagdagdag lang sa tuhos mo. Kahit sa ilalim, wala. Wala yun na. Wala. Kailangan mo, 100. Yan. Tulog ko nga pa natin. Wala. 16.5. Okay. So kung nakakaon ko na tayo ay makakabili ng pure, ito po ang isang bibigay nila sa inyo. Yung genetic history niya, 3 generations away or 4 generations away. Kung kaya pa mong ilagay yung 4 generations away, mas maganda po yun. Kasi doon po natin mapapatunayan na kapag biglang may ibang lumabas, merong nangyari doon sa breeding niya. Ano po? Ano magiging tawag natin doon sa magiging lalak ng malo at saka yung mix? Ito po. Upgrade po. Hindi po po pwede ito yung upgrade. Ito po yung upgrade. Ngayon, doon paano kung ira-ranking yung kulay? Palong. Saka yung palong po sasabihin na siya ay upgrade yung palong. From ito kasi muna. So, kalimbawa, ano may tatawag natin sa upgrade and that ba? Upgrade and gamin, upgrade para ba yun? Yun. Yun yung susunod na tanong. Paano ko kayo iraranking yung naligaw na anak? Pangregalo mo na lang sir, baka din sa pakikiulo natin. Baka lang din sa pakikiulo natin kahit yun kung paano iraranking din eh. Pero ganun pa rin po, upgrade pa rin. Oo, dihapuli na, mix pa rin. Bakit ko po sinabi kung dihapuli na? Pag po yan ay sinabi kong mix, within 3 months, naging 2 kilos. Compare mo sa mix, na 6 months, naging 2 kilos. Pupulihin ko ba ko lalitin? Lalitin? Yun pong mix, 6 na buwan, para naging 2 kilos. Yung binenta ko, 3 buwan lang, kaming 2 kilo na. Di ba po pagpapakahan mo yun ay yung 3 buwan naging parehas na kami? Yun. Actually, makakukuha isa rin panakit ng iba't ibang breeder farm.
Naglilipat ako at nakikipagkwentuhan sa mga owner. Pag po yan ay sinabi niya F1 at sinabi niya po na mix yung kanan, hindi na po ako doon babalik. Pasensya. Kasi kung babalik ako sa'yo, ganun din yung pisaan ko, so hindi ako nag-i-improve. Correct. Baka banda ko rin nag-downgrade ko yung lahi ng mga tao. Kasi bumalik pa ako sa iyo. Kung pupunta lang ako doon kayo sa iyo. Kasi siya yung amin niya kung ano parang niya. Hindi pa natin matanggapin niya kung ano. So, kung tupon siya, Arjun, Ali, binagyan natin sa Mix. Nag-dominant po kanya na. So, ang anak, kasi ang usap natin, 50% na pure yung anak. Okay. Pure lang, di ba? Tama ko. Dati lang namin 25% yung mix. Pero pag nag-upit tayo, ang usap kami yung 20% na study. So, yung resuming po na may dalawang lahi na nagbanggaling sa isang part ng mga bulan. So, magkabigay ka sa itong lahi. Yung siya at saka? Nakali na rin siya. Kali. So, iniisip ko natin, nadagdag yung 50 doon sa 25. So, huwag natin iragdag. Kasi natin, Pag po yan ay sinugan, hindi po ganito ko gagawin ko. 50% mixed origin. Pataas lang na yung ay natin ang okay ba? So hindi siya po pwedeng maging F1. Check po natin doon sa look like. So pwede natin sabihin na ito ay F1. Pero may katuntung ako yun. F1-an. F1-F1-an. F1-F1-an. Kasi, ang hinihinala po natin, yung lahat ng mga natin. So, sana po malinaw mga idol. So, dapat po kung mag-iwan, wala lang. Lalo mo, fixed pa rin yung 50%. Pero, kaya lang natin pinag-iwan, wala yung example ko po kanina. Kasi, out of 6 kids, may lumabas na ibang ibang lahi. Ngayon, masasabi nyo lang sir, ito lang ang lalabas, hindi sila ang nakatali. Kung yung pinag-fix mo, alam mo. Pero kung halimbawa ako ay ordinaryong tao na bibili ng rabi, hindi ko malalaman kung ano yung pinagpanggapan. So yun yung umisa ko kanina, napag-fix ko ito. So, ang pinagpanggapan mo, may hindi na makanggap. Ibig sabihin, naiiwan yung may lahi na yun. So, sana po malinaw mga idol. Yes po? So, ginamitan po ng pure at saka ng mix. Wala naman po masama na. Hindi pa rin po siya po pwedeng maging F1. So, pinaliliwanag na po dyan mga idol. Sana po malinawan po yung iba. Kaya lang, kung mag-complex, F1 din sa lalim. Huwag po ipag-ibong tayo na yung lalim. Ngayon, kung yan po hindi na kayo mag-end on rally, sana huwag mo na lang kung biglang touch. Kasi pag biglang naman ang biglang touch, kaya naman ang mali. Yari! Babalik po po ba sa inyo yung pinagbenta? Kung napatunayan niyo yung humihingi ka na po. So, ayan na po. Doon po tayo sa TV, hindi mo sinadya. Puno. Hindi mo sinanya ako ito. Pero kaya lang po natin tinawag na selective breeding. Tayo yung nag-design kung
sila'y pinagbabanggan natin. Binigyan tayo ng authority para maglaro ng gusto natin lagay. Bakit kung tayo naglalaro kasi? Hindi ako magbigay ng characteristic niya ng si Kain. Anong positive na characteristic ni Kain? Maganda sir ang katawan. Maganda rin sa sense na matangkat o... Punggok na malaman. Yun. Magbigay nga po kayo ng mga characteristic niya, hindi na maganda. Mahaba sir, napayat. Mahaba. Madali. Si Kali po pwede magandang katawan din. Same. Wala po kayong sinagpagpagunan niyan. Sige po, magbigay po kayo ng karakterisyon ng kanin. Wala kayong kolor. Sige, wala ito. Ano pa? Ano pa po ang meron si kanin at meron si Enzi? Kung bakit pinaglalaman ng pili? Wala na. Ano po? Hindi po na natin nun, para takto lang yung pagkulusokotan natin. Pinagpangka natin si Kali at si Enzi. Why? Tuwing yung mahabang katawan na malamay. Tama ba yun? Tama po. Ang positive ni Kali ay malamay. Ang positive ni Enzi ay mahaba. So, kaya po namin itong pinaglalaman yan para magkaroon kami ng malaman mahaba pa. So kung yung malaman ng base nasa 2 kilos, nung humaba, imposibleng hindi mo nadagdagan. Siyempre, kung nadagdagan po yan ng isang tangkal, baka sakali may 0.5 na nadagdagan. Tama ka rin? Tama po. So yun ang purpose natin kung bakit tayo pilit ng pagpapagos. Bakit mo itong pakinggan? Pero yun yung naroon na sa inyo. Pinaglalaro natin yung tutukuhan niya na hindi tayo kasiyahan. Pero kapanan ko naman ito, positive pa rin yung result. Pero kaya po yan naging positive. Ngayon ang malabas ko niya yung negative. Isang negative effect na nakikita ko, dinadownplay mo yung price ng Enzi. Bakit? Magkano ang price ng Enzi? Magkano ang price ng Kali? Sino mas mataas? Kaili na, kaili. Okay? Pero kung totoo siya, sabihin natin pareha silang iba ng kasampu. Tapos maganda yung record ng tumi sa kaiba. So, papasok na dyan yung personal preference. Bakit po punta sa akin? Paano po ganito gawin natin? Ang ganito sa kami. Ibang gamo si Jamie si Kaya. Sino mas malamit? Sino mas madaling makarecover ang katawan? Slow growth po ito, di ba? So, laging papasok yung decision ko, bakit po siya paglalakad kung wala nang positive na mapapasok? Saan po? Nag-program mo ito po si Press ng Pouch. Bale, nagawa sa balat. Sino mas malapit ang balat ko? Ito. So, pag naglaro ako, haagulin ko ito. Tama? Baka pagkahulit yung asawa na ito, record, kali, anything. Ito na yung makita ko sa bakit. Paano kung pagbigyan may
Pusin na naman. Ikaw. Sa pasalangin ikaw. Ito? Ito. Dito na naman. Ano po ang pangko? Matapag niyo? Level? O yung fire niya? At yung pwede ko magiging siya. Ako yung mawag na sa inyo sa tapos ano gagawin nila naman? Ancora. Ako yung nasa pero nagkaroon ako ng malaking napakabalikot, nakakakuha. Anong matipo ko? May bawal sa isip ko kasi at least yan pwede. Hindi na nga nga, walang maratis. Pag sumangan ang tanganan. Diba? Yung vision ko lagi ang mag-dedicate sa inyo. Ngayon, okay na ako dun sa main. Marami mo na lang. Hindi ko na kailangan yung kumulang. Hindi okay lang. Magugulin mo na yung utang ko sa step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay ba? Okay, ito po. Step 5. Sila na po. This is the same point. Tapos ito po ay